Makakausap po natin live si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Congressman Teves, magandang umaga sa inyo. Good morning. Opo, are you at liberty po para sabihin kung saan kayo ngayon? Sorry. Okay. Unang tanong po, tanong na marami, babalik po ba kayo sa bansa? When it is safe enough. Eh ngayon, mas lalo akong kinakabahan dahil meron na naman akong info na sa mata pala ng karamihan ng ano dyan, guilty na pala ako. So, hindi dapat ganun. Bakit? Paano ako naging guilty? Mm-hmm. Paano nyo po ma-assess na, kung it's safe enough? Sino po mag-assess nun? Ako, syempre, ganito nga. Kung fair yung trial, okay. Sabay, ngayon na mayroon akong nabalitaan na guilty na, ano na pala, tumbok na pala nila ako as guilty. Ako na daw talaga yung may kasalanan dun sa pangyayari sa Negros Oriental. Mm-hmm. Paano naman ako naging guilty na tinuro lang nila ako pagkatapos ng krimen? Mm-hmm. Dapat kasi tiningnan mo na lahat ng anggulo, nagsiyasat mo na, di ba dapat ebidensya mo na bago ka magturo ng suspect. Ngayon kasi baliktad eh. Ginawa na nila akong guilty, naniwala na yung mga sino dyan, matataas na opisyal na ako na yung guilty. So kailangan nila ngayon buuhin yung investigation para tumumbok sa akin. Mm-hmm. Baliktad, di ba? For the record, Congressman, may kinalaman po ba kayo sa pagkamatay ni Governor Degamo? Wala. Ganito kasi yan, di ba? Pag may krimen, ano yung motibo? Ano namang mapapala ako sa kanya? Di ba? Mm-hmm. Wala akong hindi na makakaupo kapatid ko. Wala. It's nothing for us. Mm-hmm. Ano po masasabi niyo? Ano po masasabi niyo sa sinabi ni Justice Secretary Remulla na yung mga aktibidad na nagdulot ng pagpaslang daw kay Governor Degamo ay pasok sa anti-terror law? Ano pong reaction niyo roon? Well, sa tingin ko hindi eh. Dahil yung anti-terror law, ginawa 'yon, 'di ba? Pag gumawa ka ng batas, there is an intention for the law. Mm-hmm. Ginawa 'yon para sa extremist groups. So, paano ako napasok doon? Mm-hmm. Hindi naman ako grupo, tao lang ako. At isa pa, wala pa nga akong kasalanan na may pruweba. Sa mga ngayon, gagawin na nila akong terorista. Mm-hmm. Ginagamit na nila yung batas para mapilitan nila akong mapauwi at mapatay. Ganito kasi yan eh. Alam ko na yung ano eh, kung mapakulong nila ako or mapatay, magmumukhang ano, di ba? It will show strength. Magmumukhang malakas yung mga ano nakayari sa akin. Mm-hmm. So syempre, magkakaroon sila ng parang semblance of leadership. Ang din ang semblance yung, di ba? Magiging ano sila, mukhang strong leader. Huwag naman sana at my expense. Congressman Teves, pag sinabi niyong sila, sino po yung sila na binabanggit po ninyo? Yung mga, malalabel kasi ako dito eh. Mm-hmm. Kung sa Senado lang to nagsalita na ako, di ba? Dahil privilege communication. Mm-hmm. Dito malalabel ako pag nagpangalan ako eh. Nabanggit niyo pero po yung Senate nila hearing. Pero alam nila yun kung sino sila. Opo, nabanggit niyo po yung Senate hearing. Meron po ba kayong babanggitin dapat na doon na bagong impormasyon na makakatulong sa kaso? Marami sana. Inimbitahan nila ako. Sabay, bigla naman nila akong hindi sinama dahil lang sa reklamo ni Johnny Degamo. Di ba? So, wala. Mm-hmm. Kanina pala gusto kong klaruhin. Uh-huh. Sinabi ko daw unfair yung Senate hearing. Hindi ko sinabing unfair yung Senate hearing. Mm-hmm. Ang sinabi kong hindi fair yung justice system. Okay. When I say hindi fair yung justice system, di ba naalala nyo yung anak ni Boying Remulla, ang bilis-bilis na pawalang sala. Mm-hmm. Wala man lang tayo nakitang mag-shot. News blackout pa, sabay biglang wala ng sala. Ngayon, baliktad sa akin. Ang bilis ko naging nagkasala. Mm-hmm. Saan yung fairness doon? It's not just unfair to me, it's unfair to the people of the Philippines.
Dahil yung mga kaso naman, parating people of the Philippines versus, di ba? So parang niloloko natin yung tao. Yung halatang may sala, walang sala kaagad. Yung wala pang ebidensya, may sala na kaagad. Mm-hmm. Congressman, so, Congressman, isinasangkot din po kayo sa Isabong. Sa pagdinig ng Senado kahapon, isang NBI official na nagkwento tungkol sa mga involvement nyo sa Isabong. Ano pong masasabi nyo rito? De, sinabi ko na kanina, yung Isabong, isa ako sa mga unang nakadevelop yan. Pero hindi ibig sabihin, na, nung tinesting namin yan dati, na gambling yon. Mm-hmm. Because yung mga laro naman sa telepono or online, hindi naman lahat yun pera. Di ba yung iba credits lang, yung iba gems lang, yung iba token lang. Kung pera na ginamit mo, gambling na yon. Mm-hmm. Pero kung tokens lang, credits, hindi naman pera yon. Nung tinitesting namin yon, credits lang or tokens, di ba? Para lang matesting yung sistema. At sa totoo lang, wala namang batas yung Isabong talaga. Mm-hmm. Dumara, kanina, nabanggit ng NBI, di ba, na pumunta daw ako doon. Mm-hmm. May video siya. O, totoo, pumunta ako doon. But I went there in aid of legislation. Mm-hmm. Hinuli daw. Ang binabanggit nyo po, para malagay lang sa konteksto, na sinasabi ng NBI na pinagbantaan nyo sila nung matapos yung isang raid sa Isabong. Sana may recording siya. Mm-hmm. Kaya ito rin yung sinabi ko kanina sa interview ko kay Ma'am Khalid. Ang dali magbintang eh. Mm-hmm. Ang dali magbintang, lagyan nyo ng ebidensya. Kung meron siyang recording na pinagbantaan ko siya, i-play niya. Mm-hmm. I went there in aid of legislation. Bakit in aid of... Oh, ito nga. Dahil nga sa walang legislation, kaya sila natalo sa kaso, di ba? Meron silang hinuli, kinasuhan nila, sila pa yung natalo. Mm-hmm. Because sa totoo lang, tama yung fiscal or judge ba yun? Hindi ka pwede magkaso ng anything na walang batas na backup. Because anong kasalanan niya if you wala kang batas na nilabag, di ba? Congressman, kaya I went there in aid of execution. Opo, nabanggit nyo yung presentation ng evidence. Hindi ba sa korte ang tamang lugar para magpresent ng evidence? Haharapin nyo po ba yung mga kaso nyo sa korte? Of course, kaila dapat eh. Dapat, pag sa korte kasi, haharapin mo talaga. Pero kahit sa Senate, if it's parang kahapon, may nagsabi na, inagaw ni Kong Arnie yung lupa, lupa namin yun. Dapat doon, tinanong ka agad doon ano, ng sino man doon, or si chairman ba na, sa'yo pala yung lupa, patingin nga ng papel mo. Di ba? Mm-hmm. Nasaktan nga ako ng konti, there were side comments about me based on hearsay. Sabay may side comments na agad. O di ba, nananakot si Kong Arnie Teves doon sa inyo. Hearsay naman yun eh. Mm-hmm. Dapat may ebidensya. Sabay, dapat rin i-assess natin yung quality ng resource persons. May isang resource person doon, addict pala. Nagsyashabu. Sabay, ginawa mong resource person. Mm-hmm. Para isa lagay pa po, may again, rule sa... Again, para po malagay sa konteksto, yung allegation ni Mayor Janice Degamo na kinatatakutan kayo sa Negros Oriental at sinisisi sa inyo yung ilang pagpatay ron. Yun po yung binabanggit ninyo. Okay, yung kinakatakutan, ganun lang kasimple yan. Kung kinakatakutan ako, bakit ang dami nagpapapicture sa akin kung nag-iikot ako sa mall, sa labas, mm-hmm. kahit sa golf course. Nag-aagawan ngayong tao magpapicture sa akin, sabay. Lalapit ka ba sa taong kinakatakutan mo? Hindi, di ba? Hmm. Bakit ang dami kong followers sa social media? Kung balikan kinakatakutan ko, akong tao. Balikan ko po yung sinabi niyo na paharapin niyo yung inyong mga kaso sa korte at doon yung tamang lugar para ipresenta yung ebidensya. Pero hindi ba kasama sa prosesong ito yung put niyo under the court's jurisdiction? Ibig sabihin, pagsuko niyo dahil meron po kayong kinakaharap na kaso. Kaya nga merong abogado because 'di ba ang yung lawyer mo ay kaya nga tinatawag na representation, siya yung ang magre-representa sa iyo. Hmm. Sana lang wag nila magikin, labasan nila ako ng kung ano-ano diyan, warat or what, na wala naman talaga akong kasalanan. Mm-hmm. Again, dapat unahin natin yung pagsisiyasat bago ang pagtuturo. Matanong na rin ko po kayo, ano po yung connection nyo kay Marvin Miranda?
Sa totoo lang, dati kong bodyguard yan, pero matagal na kami hindi nag-usap. Matagal lang umalis sa akin yan eh. Mm-hmm. Hmm. Kaya nga, kanina tinanong ako, nag-usap daw kami, may video daw. Sabi ko, ha? Kung may video sila, di dapat nilabas nila, di ba? Again, ang dali magturo. Mm-hmm. Oh. Congressman, kailan po kayo huli nag-usap ng kapatid nyo na si Pride Henry Teves? Few weeks mm-hmm. or few days back. I don't remember. Okay. Why? Ibinunyag po kasi kahapon ni Senator Bato de la Rosa na may tumawag daw ang mga Gokongwei kay dating Pangulong Duterte at sinabing ginigipit daw sila ng mga Teves na isuko yung lupang binili nila noon. Reaction nyo lang po dito. Okay. Panoorin nyo yung video. Di ba? Sinabi ni Sen Bato na kinausap siya ng mga Gokongwei, mayor pa si Duterte, correct? Mm-hmm. Oh. Ang totoo nun, kinausap siya ng mga Gokongwei, presidente na siya. Tumawag pa nga si Bongo sa akin nun eh. Oh. Okay. Nag-ring yung telepono ko, Office of the President. So, paano maging mayor siya kung presidente na siya nung tumawag siya sa akin? Because yung pangyayaring yun, nabili namin yung sugar mill. I mean, nabili ng nila, ano, hindi pala ako, what? Nabili ng pamilya ko yung sugar mill at mga partner nung presidente na si Duterte. Mm-hmm. At paano mo gigipitin yung taong ganung kayaman, ganung kalakas? Hindi naman ako pwede manggipit, di ba? Mm-hmm. Of course, aware po kayo mm-hmm. na ang tawag din kay President Duterte ay mayor, hindi ho ba? Hindi. Sa klarong-klaro yung video ni... I-replay nyo yung video ni Senator Bato yung sinabi niya. Hindi ko sinisiraan si Senator Bato ko. Mabait yan. Kaibigan ko yan. Sabi niya, sabi daw ni Duterte, sayang lang dahil yung tinawagan ako ni Gokongwei Mayor pa ako. Sana akong presidente na ako, meron akong nagawa. Mm-hmm. Again, gusto ko lang makorek na nung tumawag ang Gokongwei sa kanila, tumawag si Bongo sa akin galing sa Office of the President. Inaasahan niyo po ba na marami pa kang mga allegation laban sa inyo na maglalabasan? Oh, andali naman gumawa. Kahit araw-araw gumawa tayo ng allegation, madali, di ba? It's very easy to fabricate allegations. Ang problema, paano mo lalagyan ng ebidensya? Di ba, kung ikaw ang nag-aligar, sabi sa Bisayan, ikaw ang nag-akusa, nasa iyo yung burden of proof. Ikaw rin yung magpuprueba sa mga allegation mo. Nakausap na rin bakit po ba? Nakausap na rin po ba ninyo yung mga anak na naharap din sa reklamo, Congressman? Naman, oo. Kawawa nga yung anak ko eh. Yung isa doon, ano lang yun eh. Mekaniko lang yun, sabay sasama nila. Wala namang kinalaman sa politika yun. Mm-hmm. Anyway, dapat ang paglaanan nila ng pansin yung mga hindi hearsay. Yung sinabi ni Colleen Pipino, yung asawa ni Rex Cornelio, yun, obvious yun, may video pa. Sasakyan pa ng gobyerno yung ginamit pagpatay ng asawa niya. Ba't hindi pinaglaanan ng mahabang oras yun? Mm-hmm. Sabay, pulis pa yung, di ba, yung mga suspect, madaling ipatawag. Bakit hindi pinaglaanan ng pansin yon? Congressman, itinatanggi nyo na may kinalaman kayo sa pagpatay kay Degamo. Bakit kayo po kaya ang tinuturong mastermind sa krimen? Ang nakita ko, ako kasi ang pinakamadaling, ano tawag dyan? Pinakamadaling scapegoat or pinakamadaling, there's a term for that eh, most convenient excuse, something like that. Di ba? Mm-hmm. Oh, dahil meron naman tayong konting kakayahan sa meron naman tayong konting pera. So, isipin nila kaagad, ako sabay kalaban, galaban pa kami sa politika. Pero hindi naman ako yung kalaban niya sa eleksyon ni. Mm-hmm. Ako yung pinaka-convenient na scapegoat. Kayo diba? Po, congressman po kayo sa inyong distrito, marami po kayong of course, mga informants na nasa loob. Kung kayo po tatanungin, sino kaya ang mastermind dito? Ganito, hindi ako pwede mag, ano kung sino mastermind. Dapat imbestigahan lahat.
Wala ho kayong duda kung sino? Hindi naman sa walang duda. But again, ayokong magturo ng walang proper investigation. Pero dapat, alam mo, kahit kapamilya, asawa, dapat sa lahat ng investigation, kasama yan eh. There's a term, legal term for that eh. Ako lang, dapat imbestigahan lahat. Yung mga pulis na hindi sumipot, bakit walang investigation doon? Yung mga militar na sobrang lapit ng ano tawag dito, ng detachment nila, bakit walang nag-responde? Bakit hindi inimbestigahan yun? Hanggang ngayon nga, hindi pa lumalabas yung mga ngalan ng pulis na hindi sumipot. Di ba? Mm-hmm. Of course, yung mga sinasabi niyo po, lalabas lahat yan kapag gumulong na itong pagdinig sa korte. Pero again, last question po, Congressman Teves. Kailan po kayo magpapakita at paano nyo madedetermine na safe na kayo para magpakita at to be under the jurisdiction of the court kapag nasampahan na kayo ng kaso? Dahil ganito nga, unang-una ipakita nila yung fairness. Diba? First, pinapareview yung mga past kong cast, yung mga past na kaso, hindi pala sa akin. Pinapareview nila yung mga past na kaso, gusto nila akong isama. Bakit walang nagpa-review ng kaso ng anak ni Boying Remulla na parang bula lang nawala yung kaso? Wala man lang mag-shot, wala man lang balita. Next, kung makita ko na inibisigahan na lahat, di ba? Hindi ba lang inibisigahan yung ano eh? Mm-hmm. Yung lahat. Okay. Yung kapamilya, yung mga pulis, yung... Alam nyo, kung makita nyo lang yung mga video, magugulat kayo. Mm-hmm. Sige po. Well, for context, for context and for clarification din po, kinover po namin yung kaso nitong anak ni Justice Secretary Remulla extensively dito po sa GMA 7. May mugshot kayo? Well, wala pong mugshot kasi hindi po nilabas. Pero yung coverage mag-shot? Po, nando doon yung coverage po namin. Anyway. Yun nga ang tanong ko, bakit walang mugshot? Di ba lahat may mugshot? Yun, wala talaga tayong nakita na mugshot. Bakit ganon? Fair ba yon sa Filipino people? Mm-hmm. Tanungin natin ang netizens, tanungin natin ang ating mga kababayan. Fair ba yon? Anak ng Justice Secretary, walang mugshot? Well, bilang dating police reporter po, talagang medyo iba-iba kasi yung kaso nila. Merong iba na may mugshot, merong iba na hindi nilalabas. Pero policy po, I understand, dun sa huling pagkakaalam ko, policy nila hindi maglabas ng mugshot. Pero naglalabas sila ng mugshot pag sila yung freely naglalabas ng mga ito. Hindi ba kayo nagtaka bakit ang bilis na doon ko nakikita yung walang fairness eh. Anyway, sige po. Pag sa kanila, ang bilis mawala yung kaso. Mm-hmm. Pag ibang tao na kumbinyente sa kanila na ituro, kahit wala pang ebidensya ituturo. Na, again, ito yung panawagan ko. Okay. Ngayon pa lang nalaman ko na tinutumbok na pala talaga nila ako na ako talaga hanggang dyan sa mga taas na o mga matataas na opisyal. Mga boss, wag naman sana. Kawawa naman pamilya ko. Gagawin niyo akong sacrificial lamb para sa kapakanan ng sino man dyan. Wag naman. Sige po. Abangan po namin yung inyong paglabas at pagsagot ng mga tanong na ito sa korte. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Arnolfo Teves Jr. Thank you very much. Thank you very much, sir. Salamat po. Sinusubukan namin kunin ang panig ng ilang personalidad na nabanggit ni Congressman Arnie Teves sa aming panayam.